الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Now ida dapat tayo sa last chapter natin hinggil sa Shadda, ito sa part 3 na kung saan ipagpapatuloy natin ang dahilan kung paano nagkaroon ng Shadda ang isang letra ng Arabic letter sa pamamagitan ng isang words na lumilitaw ang letter na mayroong Shadda. Nakaraan ay pinasa natin ang iba hinggil sa mga bagay na ito. Alhamdulillah. So, ngayon ay dadakuhan natin ang isa pang bagay na kung saan paano nagkakaroon pa ng syadda ang ibang mga letra. No? Okay, isa sa mga ibang letra sa paksang ito ay hindi nagkakaroon ng syadda, ang iba ay nagkakaroon ng syadda. Itong mga nagkakaroon ng syadda sa paksahing ito ay mga tinatawag na al-hurufu syamsiya or sun letters, no? The sun letters. At ang mga tinatawag na hindi nagkakaroon ng syadda ay tinatawag naman na al-hurufu kamariya, kung saan moon letters. So, ang mahalaga dito ay tandaan ninyo ang mga sun letters. Al-hurufu syamsiya. So, kapag natandaan nyo itong mga sun letters na ito, ay napakadali na para sa atin para matrace natin kung bakit sila nagkakaroon ng syadda sa Quran, or even natanggalin ang syadda, alam natin mayroon syadda yun. Yun ang kinagandaan ng kinainam at kinagandahan ng nag-aaral ka. Ipinatanggalin ang mga harakat niya, alam mo na ibalik ang mga yon dahil sa rulings na napag-aaralan natin, no? Inshallah. So, una, ay nais kong muling iparating sa inyo kung bakit nagkakaroon ng syadda ay upang pagaanin ang pagbigkas, pagandahin, maging matingkad, matimyas ang pagbigkas sa mga Arabic words. Yan ang talagang tunay na dahilan. So, sa araw na ito, dadakuhan natin ang mga ibang letter na mayroong syadda ay ang mga letter ng sun letters. Ang mga walang syadda ay ang mga moon letters. Nagkakaroon ito ng syadda ang mga sun letters kapag nasa unahan niya ang al. Al. Tandaan niyo ang al. Alif hamzatul wasal at saka lam na sukun. Al. So kapag yan, nakita niyo na yan, ang al na yan, titignan nyo ang kasunod ng letter na yan. Kung ito ay sun letter, automatic ang sun letter na yan magkakaroon ng syadda at ang lam ay mamamatay. Hindi mo na siya babasahin kapag syadda o sun letter ang kasunod ng lam, no? Okay, pero bago ako pumunta riyan, alamin natin ang sun letter na maunawaan natin, inshallah, ang aking ibig sabihin. Ito ang mga sun letters. Actually, napakadali lang. Ta, sa, da, zal, ro, zay, sin, shin, sod, mod, to, vo, lam, nun. Yan ang mga sun letter. Kapag nagkaroon siya ng al sa unahan, ang isang words, kasunod niya ang isa, ang al na ito, kasunod niya anuman ang letter sa mga sun letter, automatic ang sun letter ay magkakaroon siya ng syadda at ang lam na ito ay mamamatay. Example, dito tayo sa letter T. Okay, gawa tayo ng words. Okay? So, sabihin natin T. Okay? Letter T. So, T, A. Okay? So, then, bigyan natin ng pampahaba, alit magda o long vowel, ta.
tajirun. Tajirun. Actually, ang totoong roots ng mga Arabic word ay nagtatapos karamihan ay un-un-un. Yan talaga ang roots. So, nagkakaroon lang ng kasra, dam, patha because of the grammars. Sa grammar lang, rules, no? Pero actually, ang originally ay palaging un-un-un-un-un, indefinite. Except na ang mga tinatawag na diphthong, nagtatapos lang sila sa u. Hindi sila nagtatapos ng un, no? So, okay, kapag ito ang tajirun, ito ang roots, nagdagdag ka ng al. Si al. Automatic ang isang damma ay tinatanggal. Automatic yan. Tinatanggal mo ang isang damma kapag indefinite. Yan ang roots, tajirun. Kahit anong alos salita sa roots ng Arabic. Un, un, un nagtatapos at saka u, dipto, no? So kapag that indefinite, un, 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 no? Or either sa grammar, magkaroon siya ng an, in, tatanggalin mo ang isa. Matitira ang fatha, damma, or kasra. Tulad niyan, un, yan ang roots, tajirun. Binigyan mo ng al, al, mawawala na isang damma. Now, ano ang kasunod ng letra ng lam? Al yan. Kapag merong al, merong sun letter, merong moon letters. Yan yan. Yan ang answer. Yan ang al para sa moon letters, al para sa sun letters. Kapag ang sun letters ang kasunod ng lam, automatic shadda. Magkakaroon yan ng shadda. See? So, ang basa mo dyan ay pamamatay na ang lam. At-ta-jiro. At-ta-jiro. So, ibig sabihin, either na tanggalin ang mga yan, dahil alam mo ang rus, al-ta-jiro, alam mo, may shadda yan. At-ta-jiro. Bakit mayroong shadda? Dahil sun letter ang kasunod ng lam. Tanggalin yan. Lahat ng kasunod ng lam, itong letrang ito ay sun letter, magkakaroon siya ng shadda. Shadda. Lahat ng mga moon letters na kasunod ng lam, hindi mamamatay ang lam. Walang shaddang magaganap. Yun ang moon letters. Ang moon letters, kapag nauna ang al, kasunod niya ang words na uuna sa mga letrang ito, walang shaddang magaganap. Kapag ang al ay nasa unahan, ngunit ang kanyang kasunod ay sun letters, asahan mo magaganap ang shadda at hindi mo nagbibigkasin ang lam. Okay? So, al-tajiro at tajiro. Hindi na siya al-tajiro dahil may shadda yan, tiyan, sun letters, pamamatay na itong lam. At tajiro. Another example, at-tajiro means merchandiser. The merchandiser. Al means ang, da. Sa English, D-H-E, da. So, at-tajiro means the merchandiser. So, tinanggal mo isang damma. Pag tinanggal mo ang al, tajirun, tatanggalin mo ni shadda, dahil walang al, tanggalin mo ni shadda, tajirun means a, indefinite, isang mga ngalakal, at-tajirun. At-tajirun. Pag tinanggal mo na ang al, so, mawawala yung isang dammang ito, buburay mo na ito, wala na isang damma, then, al yan, anong kasunod ng al? T. Ano ang T? Sun letter. Automatic shadda. Babasahin mo siya ngayon. At tajiro. At tajiro. Okay? Another example. Sa. Okay? Sa. Okay. Sa. Okay? Saubun. Okay? Saubun. See? Saubun. Stone. Katulad ito, sinusot ko. Saubun. Isang tone. Isang tone. C-T-H, sun letter. So, pag nagkaroon ito ng al, ano mag-aarap sa sun letter? Shadda. So, paano mababasahin? Patay na ito. At saubo, tatanggalin mo ang isang dama. At saubo. Pag pinutol mo, magiging sukun. At saubo. Mayroon siyang kalkala. Kalkala. At saubo. See? Pag tinuloy mo, at saubo. Pag pinutol mo, automatic magiging isuko ng B. May kalkalambi. At sub. See? Okay. So, sun letter. So, same rulings, ganyan lahat ang sun letters. Kapag nauuna ang al, sun letter ang kasunod, asahan mo may shadda at hindi mo nabibigkasin ng al, ang lam. Okay? Another example, deacon. Like for example, deacon. See, deacon is roster. Okay? Deacon. So, deacon. Sukun. Deacon. Okay? So, deacon is sun letters. Letter D, sun letter. Alam natin. Okay? A rooster. Pag binigyan natin, al, the rooster. Okay? Al. Okay. Al. So, dahil ito ay D,
Anong mangyayari? Magkakaroon siya ng tiyanda dahil sa letter. So, paano mo babasahin? Ad-deacon. Ad-deacon. See? Ad-deacon. Ganun siya. See? So, lahat ng mga yan. Okay, sample pa natin sa isa sa letter. Halimbawa, Allah. Allah. Okay? Allahu. Allahu. See? Al-lah. Okay? See? Saan ang lam? Saan ang lam? See? Sa letter. So, mamamatay siya. Kaya nagkaroon siya ng syadda dahil kapag ang al, ito ang al, kasunod niya ang lam. Okay? Yan ang lam. Yan ang lam. See? Al. Ano kasunod niya? Lam. So, ang lam sa letter, automatic magkakaroon syadda, mamamatay ito. Babasahin mo. Allahu. Allahu. See? Iyan ang isang hamsatul alikmamduda, pampahaba. Minsan maliit yan, nakalagay na ganyan, no? Minsan nakatayo naman yan. Okay. So, galing din yan. Ah, Allahu. Pinag-aralan natin yan. Double count. Iyan ay kasama sa long vowels. Equivalent to A. Okay? So, lahat ng makikita ninyong yan, 14 letters, ito ay mga sound letters na tinatawag. Kapag ang al ay nahula sa kanila at kasunod ang isa dyan, anuman sa mga ito, automatic magkakaroon ng syadda ang letter na yan at pag binasa mo ang lam, mamamatay. Okay? Another example, talibun. Okay? Talibun. Student. Talibun. Okay. So, talibun ay student. Indefinite, un. So, pag binigyan mo ito ng al, tatanggalin mo na ang isang damma. Buna lang. So, paano, anong kasunod ng lam, ng al na ito? To. Kasama ba ito sa sun letter? Kasama. Automatic, magkakaroon ng syadda. Paano mo babasahin? Papatayin mo na ang lam. At talibu. At talibu. Pagka pininto mo, magiging damma ang B. Mayroon siyang palkala. At-talib. At-talib. Okay, pag tinuloy mo, at-talib. At-talib. Okay, so mamamatay na ang lam. At-talib. Ang hamsatul wasal, gaya ng ipinadawala ko nung nauna pa, ito ay nabubuhay kapag wala sa kanyang unahan. Pero pag nagkaroon sa kanyang unahan, mamamatay din siya. Diba? So, alimbawa, lalagyan natin din ng wa. Meron na sa kanyang unahan. Mamamatay na rin siya. So, pag binasa mo yan, wat-talibu. Dito ka na. Wat-talibu. And the student. Pero ang kanyang kahulugan, nandoon pa rin. Ang. Da. Nandoon pa rin. Nakalista, nakasulat siya, nakikita nyo, nakaganyan yan. So, pero pag binasa nyo yan, alam nyo kapag ganyan na nandiyan ang al, at sa letter ang kasunod, mamamatay ng lam. See? Pero nandiyan pa rin nakasulat siya, nakaganyan pa rin yan. See? Pero pag binasa nyo, alam nyo ang rules. At talibu. Okay? Pero pag binigyan mo sa una ng hamsatul wasal, aram mo rin mamamatay din ang hamsatul wasal. Pero nakalista yan. So, babasahin mo siya, wat talibu. Pero pag ililiwat mo siya, bagamat namatay na sila, nandoon pa rin ang kanyang kahulugan. At ang estudyante, wat talibu. Pero pag binasa mo, what? Palibo. Pero nandoon pa rin ang kanyang kahulugan na ang, pero sa pagbabasa, matatanggal silang pareho. Pero kapag wala ang unahan ng hamsatul wasal, buhay siya. At talibo. Ito lang mamamatay ang lam. At talibo. At talibo. Pag binigyan mo siya sa unahan, mamamatay na rin siya. What talibo. Pero ang kahulugan, tandaan ninyo, nandoon pa rin. At ang, and the student. Okay? Definite. Wala na yung un. Una lang. Definite. Okay. Lahat ng rules na yan ay pare-pareho ang rules na yan, no? At, example, at tajiro, at taubo, at dikun, see? At dahabi, at dahab, at dahabu, at dahabu, at rajulo, see? At rahman, see? So, pwede yan. Asamaka, the chicken, di ba?
asamaka asyamsu dasan asadru si so abdaifu the guest abdaifu abda no double abdaifun si si dai 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 daifun waifun a guest okay so ba waifun waifun okay so dikit dito ang bila sa ilalim no then bago natin ipus ba ba okay but iba yung letter din yan so waifun see so pag binigyan ko ito ng al automatic ito ay isang letter alam mo na magkakaroon na siya dayan at mamamatay na al ab abdaifun abdaifun see abdaifun buhay ang sa tuluasan wala naman sa ulan niya eh. Abdaifun pag binigyan sa unahan wadaifun patay na rin ang sa tuluasan wadaifun pero ang kahulugan niya ay nandoon pa rin. So iyan ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng syadda dahil sa mga sal letter na ito kapag nalalagay ang una ang al hamsatul wasal at saka lam sukun. Lam sukun plus hamsatul wasal al means da. So ang al naggumagawa ito ng definite words. Tinatanggal niya ang pagka-indefinite yung un an in nagagawang u a i. Okay? So iyan ang dahilan dahil sa mga sal letters na yan. Kapag nagkaroon ng al, anumang word yan, automatic kapag kasunod ng al ay sun letter, bigyan mo na siya ng double letter. Sa isip mo, alam mo na kahit walang syadda, alam mo na yon. At pag binasa mo, mamamatay ang lam. Kapag binigyan sa una ng amsatul wasal, pati amsatul wasal mamamatay, diretso ka na dito sa double syadda, sa syadda letter na ito. Wad. Patay na ang amsatul wasal, patay din ang lam. Pag wala naman ito, hindi mamamatay ang amsatul wasal. See? Dahil hindi ka makakaroon magbasa ng unang sukun. Dahil ang una ng do ay sukun. See? So, ito ay patay na. So, dalawang do ito. Anong una? Sukun. Bago ang DA. So, bibigyan mo lang hamsatul wasal ang sukun para mabasa natin. Kaya hindi siya pamamatay. Abda. Abda. See? Abdaifun. Pag binigyan mo, abdaifu. Abdaifu. Pag binigyan mo ito ng wa, pamamatay na rin si hamsatul wasal. Hindi na siya kailangan. Okay? Wadaifu. Iyan ang dahilan kung bakit nagkakaroon pa ng syadda ang isang words because of al kasama ang mga sun letters. Pagdating sa moon letters, walang syaddang magaganap. Like for example, okay? Like for example, ito, al. Okay, this is the al. Parang ganyan yan. Si al. So, gagawin natin, yan, al. Yan ang al. Ito, ito ang hamsatul kata. Al-a. Hindi namamatay ang hamsatul kata. Matigas yan, matibay yan. Okay, al-a. Al-a-bu. Abun. See, actually, this is abun. So, pag binigyan mo ito ng al, anong kasunod ng al? Kasunod ng lam. Moon letters. Hamsatul kata. Mamamatay bang lam? No, never na mamamatay ang lam. Hindi siya mamamatay. So, ang basa, al-abu. So, natanggalin na natin ang isang dama dahil meron ang al. Al-abu. Hindi mamamatay ang lam. Pero pag binigyan ko ito ng wa, ang mamamatay ang sa tuluwasan. Kasi ito, all the time, kapag meron na sa unahan niya, patay na siya. Hindi katulad ng lam, hindi mamamatay yan kung ang kasunod lang ay moon letters. Buhay palagi siya. Okay? Wal, nakita niya, wal, patay na ito. Wal, abu. Wal, a. Wal, abu. Wal, abu. Si buhay siya ang lam. Another example. Babun. What is babun? Itador. Babun. Ador. Isang pintuan. So, noon letter itong unahan? Moon letter. Kapag binigyan ko ng alam moon letter, mamamatay ba ang lam? Never. Magkakaroon bang syada? Never. So, paano mo babasahin? Al-babu. So, tanggalin ang sandama dahil merong al. Al-babu, definite. Al-babu. May nangyari bang iba? Wala. Pero pag binigyan ko ito ng wow, anong mamamatay? Hamsatul wasal. Wal-babu. Namatay bang lam? No. Hamsatul wasal. All the time, mamamatay pag meron sa unahan. Wal-babu. Pag tinanggal ko ito, buhay ang hamsatul wasal. Al-babu. Pag tinanggal ko ang al, babun. Indefinite. Pag binigyan ko al, al-babu. Tanggal ang isang damma. So, lahat ng moon letters, kapag ang moon letters ay una,
Then kasunod niya ang al. Walang magaganap na syadda, walang magaganap na mawawala ang lam. Magaganap lang ang syadda kung ang kasunod ng lam, ng al, ng lam na ito, itong al, ay san letter. Magkakaroon ng syadda. Of course, dahil meron double letter, hindi mo nababasain ang lam or el, mamamatay na siya. Yun ang isang kaparaanan kung paano nagkakaroon ng syadda sa ating pagbabasa sa Arabic language, even sa banal na Quran. Because of this al, kasunod niya ang san letter, nagkakaroon ng syadda automatic yan at mamamatay na ang lam pag binasa mo. Pero sa moon letters, kapag ito ang lumitaw, itong nasa unahan at bigyan mo ng al, walang magaganap na syadda, walang mamamatay na lam, buhay na buhay, clear na clear ang pagbabasa. Like for example, J, al-jannatu. Al-jannatun, al-jannatu. See, janna. Okay? Al-janna. Al-himaru. Hima. Himarun, al-himarun. See, walang nawawala. Al-himarun, al-himaru. Okay? Al-himaru. Letter, okay ito. Kubs. Kubsun. Tinapay. Al-kubsu. Al-kubs. See? Al-khums. Meron ba nawala? Meron bang nasyadda? Walang magiging syadda. Okay? Like for example, itong ayn. Aynun. Aynun, mata. Isang mata. Aynun. Bigyan natin ng al. Al-aynu. Al-aynu. Pag binitin mo, al-ayn. Pag in-stop mo, al-ayn. So, al-aynu, dahil ayn, moon letters, walang mawawalang lang, walang magaganap na syadda. So, ganun lahat ang mga ito. Like for example, gaybun. Gayb. Gaybun, di bagay na hindi nakikita, bigyan mo al, al-gaybu, al-gayb. So, meron bang nangyari na walang lam, meron ba syadda? No way, never. So, kapag ang moon letters, ang siyang nasa unahan, then pinasundan siya sa unahan ng al, para sa definite letter, definite words, al, titignan nyo agad ang kasunod ng lam kung ito ay moon letters, buhay na buhay ang pagbabasa, walang nawawala, walang syadda. Kapag ang al, nakita nyo, titignan nyo ang kanyang kasunod na letter, kung san letter, automatic double letter yon at mawawala ang lam pag binasa nyo. Magiging double yung kasunod niya. Doon kayo babasi sa pagbabasa. Tulad ng, tulad nito, no? Tajirun, at-ta. Nawala na ang lam. Bibigyan kong al, at-tajirun. See, dahil double T, doon ka didiretso, at, hindi na sa al-ta-ta, gagawin mo dalawang ta, hindi pwede. At-tajirun, patay ang lam. Pero sa moon letters, buhay ang lahat, walang syadda, ang lahat ay clear nung babasahin, al-abu, al-babu, si al-janna, walang mawawala. See? Yan ang isang kaparaanan kung paaro nagkaroon ng syadda. So alam na natin ngayon ang rules ng syadda, paano binabasa ang syadda. No, pinakita natin ang syadda kasunod ng sukun, syadda to syadda, syadda to tanwin. No, pinakita na natin ang mga sample na yan na nakaraan. So, ipinakita natin ang mga kaparaan ng paano nagkaroon ng syadda sa nakaraan din. Dahil sa yung idgam al-am, meron siyang dalawang parte, ang idgam kabir at sagir. At ang sagir ay alam natin, nagkaroon din ito ng katlong category. So, at ang mutajanis, nagkaroon din ng tatlong kategory yon. So, pinag-aralan natin sa mga doon, nalaman natin kung paano nagkakaroon ng syadda. At isa pa ito sa dahilan, ang san letter kapag mayroon siyang al. At ang san letter ay kasunod, automatic syadda. Pag binasa nyo ang lam, mamamatay. Kapag binigyan pa sa unang ang amsatul wasal, pati amsatul wasal ay mamamatay. Gaya ng binigay natin sample kanina. So, alhamdulillah. Inshallah, natapos na tayo sa mga harakat ng sukun, ng tanwin, ng syadda, patha, damma, kasra, ang mga long vowels niya, no, yung ma'waw madda, yamadda, alikmadda. So, insya Allah, lalo nang magiging malinamnam, lalo nang magiging excited, lalo nang magiging itong challenge, no, ang ating pag-aaral niya, dahil papasok na tayo sa susunod sa Tajwid Rules, kung saan napakarami nating malalaman dito sa mga batas na ito. Of course, pipilitin natin pakapagbigay na tayo ng mga full details. Katulad niyan, ang syadda halos pinul details ko na siya. Inshallah, isa na yan sa halimbawa sa natulungan ako ng Subhanahu wa Ta'ala, inshallah, na magampanan ko pang magampanan, na lalo na maging full details ang pagpasok natin sa pag-aaral ng Tajwid. So, huwag niyong kalimutan ang mga kalkala, mga takkim,
mga tarkik na tinuro ko sa inyo. Huwag niyong kalilimutan yung mga join kung paano magsulat, ang mga rules ito, ang mga letter, kapag nasa unahan, nasa gitna, nasa hulihan, ang mga tanwin, ang mga sukun rules. Huwag niyong kalilimutan ang mga awamada, alitmada, yamada, or long vowels 2 count at short vowels 1 count. Huwag kayong magdagdag, huwag kayong magbawas. Alhamdulillah, ulit-ulitin niyo ang pag-aaral sa ito sa mga video natin sa YouTube. Nandyan lang yan, hindi nawawala. I-download niyo kung gusto niyo para kung wala man kayong load, kayo naglo-load. Hindi tayo permanently na mayroong signal na internet, naglo-load lang, download nyo ito, then i-stack ninyo, doon maaari nyo balik-balikan kahit wala kayong load. Inshallah, gawin natin lahat ng paraan para makapag-aral at matuto tayo para lamang ito sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, naway bigyan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang kaalaman sa Islam upang masamba natin siya sa kanyang mga ikinalulugod na pagsamba na gustong-gusto niya. Nang sa ganun ay inshallah makawit natin nawa ang kanyang pagpapala, ang kanyang kapatawaran, lalo-lalo na ang kanyang habag, sapagkat ang mananahanan sa paraiso ay yaon lamang magkinhabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhirat alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallahu khairan.